nasa gadget na. Pero ano, Doc, mainam nga po ngayon may mga yung mga pet organization, mga pet advocates ano na kahit na stray animals ay talagang pinapa-inject nila para walang mabiktimahan nitong rabies. So, I remember tama 'yung sinabi ni Doc, dapat magpa-inject ka kasi ang anti-rabies mga shots na 'yan ilang months ang pagitan din eh, 'di ba Doc? Meron din mga months niya na dapat oo, isi-schedule na gagawin mo. Eh kami noon, nung mga bata kami, nilagyan lang ng bawang. Ano ba naman yun? Oo, tsaka yung ano. Diba? Tapos hindi yung magsasabi sa magulang kasi baka mapagalitan eh. Diba? So, wag ganun. Oh. Yes, Ate Beth, you're saying. Yung sungay ng kalabaw, pansipsip daw ng rabies, di ba? Yung mga ganun, hindi pinapabaksin, hindi pinapainjeksyonan yung mga tao. Oh, pero boy, pa naman yung kaibigan kong yun. Boy, ako na kagad. Di ba pag summer din, yung mga, disease ba considered yun? Yung mga kuto-kuto, di ba? Yan. Oo, saan ba nanggaling ang kuto? Di mo malaman eh, di ba? Kasi, dati sabihin ka ng lola mo, ayan, nagbabad ka na naman sa araw, nagkakuto ka. Oo, oo nga. Ngayon, yung kuto galing sa araw, bumaba, pumunta sa buto. Diyan ang itlog kasi mainit. Alam ako, grabe, laki tayo sa mga ganyang usapin eh. Suyod, girl. Hindi, yung mga bawang galing sa, nagbabad ka sa araw, yung mga ganyan. Oh, sige, Doc. Nalamigan. Parang nakikita. Parang nakikita ng mga tao na prompty din tayo. Kasi very common yan. Yung mga nasa hangdan, ano, nagkukutuhan. Ano. Now, actually, yung kuto is it transmit one head to another. Kapag pinuto yung isa. Oh, yeah. Nahaw. Diba, ang magkaibigan, kapag natutulog kayo, head to head, no? Talagang makasama po yung mga ulo. Talagang sabay-sabay. Kasi nilaglag sa araw. Makikita niyo po, lalo kayong mga girls, observe niyo po, mas maraming kuto sa babae kaysa lalaki. Mahaba kasi hair. Kasi mahaba hair, makapal ka pa. Not only the long hair, it's also because you can sleep together. Kasi kami mga lalaki, ano, totoo. Ang friend namin, natutulog kami sabay, magdududa ka na. Nako, nag-sleepover. Babae, kahit patulog kayo sabay-sabay, walang problema. Okay lang, walang iisip na mali siya. Pero grabe, meron daw ba? Yung classmate, kung makita mo naman naka-uniform na white, isang pamilyang kuti. Isang pamilyang kuti yung lumalakad. May naglalakad sa likod. Sometimes, hindi nyo naman alam may kuto pala yung kaibigan mo. No. Kaya lang, nag-multiply. Nag-multiply during the hot weather. Na dumadami yun. Mas gusto nila yung tingli hot weather. Magdadala ka dun sa pinsan mo. Ayun. Buong ano na. Yeah. Multiplication po. Dumadami. Doc Philip, patungkol naman sa mga ano, insect bites and stings. Uso din po ba yan kapag summer season? Na sting ng jellyfish, na sting ng bee, the babuyog, mga ganyan. Uso po ba yan kapag ano, summer season? You see, not too much. Ano? Pero it's because kung nandun ka naman sa picnic, the possibility doon sa exposure area. Kaya pwede kang biglang putusokin itong mga jellyfish. Minsan, yung mga bata, sa totoo lang, hala, maganda to kung ano to. Hinawakan pa. Kahit natinig na doon. Kaya, infection could cause you. Yeah. Eh, may mga bubuyog, ano? Talagang takbo sa ano. Dati sa atin ng mga bata, sabi ng magulang, mamaya, papasok sa tenga. Diba? Kaya, it's common during the years, pero na-prevent naman. Kailangan, bago ka mag-streaming, bago ka lumabas, tinuturuan yung mga bata, ito yung hindi dapat hawakan, ito dapat hindi kinakain, ito dapat makita mo to, i-avoid mo yan. Ganun. Kaya kailangan alam ng mga bata, what is good, what is bad. Yun. Sa mga may comorb. Oh, sige. Go.
Question ko lang, doon sa mga may mga comorbidity, Doc Philip, di ba? Yung sa ganitong panahon, pag mainit, ano ba yung mas nagiging, ano sa kanila, mas nagiging, dinaramdam nila, or I mean, mas talamak na kanilang nagiging problema during summer. For example, yung mas mataas ba yung blood pressure nila kapag ganitong panahon, o yung iba, mas mataas ba yung sugar dahil kumakain ng halo-halo, o ganyan ba? Pampalamig. Yeah. Yes, ma'am Beth. Ano, kung titingnan niyo po, yung may comorbidity or may sakit na, ang pinaka-common sa kanila is dehydration. Ayun. Yung dehydration. Nakukulang ang tubig sa katawan. Kasi habang may sakit sila, na-absorb ang tubig, tumalabas. For example, diabetic po kayo. Ang diabetic is very prone sa wiwi. Sila nag-hinihingi. During summer season, nagsisweat pa. Kaya naubusan ng tubig, naubusan ng electrolytes. Now, once naubusan ng electrolytes yun, they become so weak. Especially yung potassium. Lagi nyo natin naririnig. Kapag sa laboratory test, check natin yung potassium, check natin yung sodium, check natin yung chloride. That is the electrolytes. Kapag napipil nyo po, ang pasyente nyo po ay hinang-hina, tapos tulog lang ng tulog, something is wrong with the electrolytes. Natutuyok na po, kulang na ng tubig. Yung iba naman, nag-LDM or nagbabamit, ito din po, cause ng electrolytes. Yun po yung mga common. Yung blood pressure, pwede tumaas during mainit na panahon. Pero ang pinaka-common is the asthma or the lung. Yun, totoo yan. Yun yung common during summer season. Ika, kapag summer season na, ang dami na tumutunog. Marami na joke box sa katawan. Oh, talagang musang na po yung hininga nila. Totoo yan. Oo. Totoo yan, Doc. Philip, kasi si Diego ganyan. Mga bandang Feb, March, may attack na yan, tsaka yung kapatid ko dahil sa asthma. Pero I was also naalala ko nung mga bata kami, pag summer yan yung mga maraming sugat sa paa, sa legs. Pinagagalitan kami ng mama ko kasi, hindi galis kasi tumba dito, dapa dito. Kasi takbo ng takbo pag mga summer, diba? Gas. But naglalaro. Nonetheless, naglalaro, diba? Sa bakasyon, ganyan. But nonetheless, Doc, ano po yung pinaka-healthy tips po na po pwede niyong maibigay sa ating mga viewers para po to stay healthy during summer? Yeah. Normally po, ang advice natin when it comes to summer, yung water talaga. Importante ang water. Take more water with you. Importante is to take about 2 liters of water in a day. Hanggang even 3 liters. Pwede, lalo na outside. Now, again, ang juice, ang sodas, ang coffee, it's not included sa water. Diba po yun? Exactly. Water is a plain water. Okay? Yun yung importante. Plain water, ang advice namin, to have 2 liters to 3 liters a day. Ang problema po, nakita niyo po mga bata, they don't take any more water. Choose after meal. Yes. Before meal. No? Pasok pa yung mga milk tea. Now, akala nila it's water. Now, it costs you dehydration. Now, ang tubig is tubig po. Kaya, yun yung importante na to take water. Now, lesser an exercise during the summer. It's because of the sweat. Ayaw namin yung maganda ang sweat, pero too much sweat, pwede ka ma-dehydrate. Now, another thing is, use not these dark clothing, use the light one, the light color, para medyo maganda ang hangin, malamig. And the loose one, then if possible, bring an umbrella or hot cup. Ano? Importante po yun kapag nasa labas. Yun yung mga things to do whenever you go outside. Bye. Pero during the time, ang advice natin,
kapag summer, stay at home. Pero today po, nakikita ko yung pasyente or ang mga tao, whenever summer, they go to the mall. Doon sila nagre-reduce. Oh, para magpalami aircon. Kasi may aircon. Libre. Kasi mainit sa bahay. Especially ang bahay, walang aircon. Kasi even the electric fan, mainit na rin. Mainit ang singaw. Yes. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yun yung common tips. Importante po is everything is with you always.